Nakakapagod. So ngayon guys, so katatapos ko lang magtrabaho, kaka-uwi ko lang ng bahay, medyo pagod. So, yeah. So napag-isipan ko mag-vlog ulit. How many months na rin ako hindi nakapag-vlog? Pag-usapan natin ngayon at ang gagawin kong content is about kung magkano ang sahod dito sa France. Magkano nga ba? So by the way, ang trabaho ko dito ay isang katulong. Yes, katulong. So lalaki po ako, so ang trabaho ko po ay katulong. Kung magtataka kayo, bakit katulong? Kasi no choice. Kasi yun lang talaga yung trabaho dito na madaling hanapin. Lalo na kapag nakipagsapalaran ka, wala kang papel, bago ka lang dito. So, dun ka talaga sa tagalinis mapupunta. Almost mga Pilipino dito, 75% ng mga Pinoy dito, ang trabaho nila ay tagalinis, katulong, bantay bata. So, ganyan. Ganyan yung mga trabaho ng mga Pilipino dito, guys. Kahit may papel pa sila, pinipili pa rin nilang magtrabaho na matagalinis kasi madali yung pera. So ngayon, so pag-usapan natin, yun nga, kung magkano ang sahod dito sa Paris, France. So para ganado kayo kung magkano ang sahod dito, hindi na ako magpatumpik-tumpik pa. Boom, karak-karak. Bago ko yan umpisahan guys, so magluluto muna ako ah. Kasi nagugutom na ako guys. Alas, anong oras na ba? Alas 8 na ng gabi guys, pero ang liwanag pa rin oh. Ayan, ang liwanag pa rin. Alas 8 na yan guys. So, bago natin pag-usapan yung sahod, magluluto pa ako ng ulam. Guys, so samahan niyo ako. Madali lang itong lulutuin ko guys. Tsaka babargin ako agad. Let's go. Yes. Tapos na. So ayan guys, tapos na ako magluto. So yun yung dinner ko today. So madali lang. Yan yung lutong Juan tamad na asin at saka paminta lang. Tapos na. So hintayin ko lang maluto yun. Ngayon pag-usapan natin kung magkano na ang sahod dito sa Paris Spread. So ang sahod ko guys is nasa 1,600 euro. Wow. Yan yung sahod ko guys. 1,600 euro. Kung sa Pilipinas, sa Philippine money, ay nagkakahalaga siya ng 1,600 euro times 55. Depende sa palitan guys kasi minsan 56 euro yung palitan. Ay hindi, 56 pesos. So 1 euro yung palitan. Minsan 55. So ilagay ko lang 55. So yung sahod ko guys is 88,000 pesos. Tama ba? 1,600 times 55. Oh yeah, 88,000 pesos yung sahod ko guys. So malaki. Medyo malaki yung sahod guys. So kung inakala nyo na pag nandito ka sa Paris, France, yung sahod mo is nasa mga 100 plus, 200,000. So nagkakamali po kayo guys. Pero pwede na ganyan yung sahod nyo, 100 pataas kung masipag kayo. Kung di kayo napapagod, kung wala kayong puso. Hindi, joke lang. May mga ibang Pinoy dito na maraming trabaho, hindi sila namimigay sa mga walang trabaho. Sila yung mga walang puso, walang heart. Ganun. So, yun guys. So, yung sahod ko is 1,600. Malaki siya. Pero, pag nandito ka sa Paris, Maliit siya. Yeah. Maliit siya. Bakit? Kasi ang dami mong babayarin. Bayad bahay, bayad pamasahe, bayad pagkain, bayad luho. O, diba? Sobrang dami guys. So kaya, maliit lang po siya. 1,600. Katulong ah. Full time ako katulong dito guys. Lalaki ako pero full time katulong ako. So magpa-5 months na ako sa amo ko. So thanks God kasi nakahanap ako ng amo
Kasi mahirap po dito guys pag lalaki. Mahirap po makahanap ng amo na full time. So, usually mga lalaki dito guys is part-time lamang sila. Yeah, kasi kadalasan ng mga full-time dito yung mga babae. Kasi alam niyo naman, pag nasa bahay, ang hanap talaga, mga babae, minsan lang pag lalaki. Naswertian lang tayo guys na nakahanap tayo ng amo. So, pasensya na guys kung medyo malikot ako kasi naglalaro kasi ako ng basketball. Oops, shoot the ball. Kobe! Yo, RIP idol. Full-time po ako guys. So, yung trabaho ko is Monday to Saturday. One day lang yung day off ko. Sunday lang yung day off ko. So, yung trabaho ko, yung hours ng trabaho ko per day is 9 hours. Minsan 8 hours. So, depende po yun guys. Depende po sa mood ng amo at sa mood ko. Kung gusto ko nang umuwi, magsasabi lang ako sa kanila na, Bosi, uwi na ako! Pa-uwi na ako! Kung gusto nyo malaman kung magkano yung matitira sa sahod ko guys, is, so, bago ko sabihin guys, gutom na ako guys. Siguro luto na yung pagkain ko sa baba. So, kahain muna ako guys ha. Tsaka, babalik lang ako mamaya para sabihin ko sa inyo kung magkano na lang natitira sa sahod ko. Okay, let's go. Kain muna ako. Babus, see you guys. Yeah, kiss you. Oops. Wait, nangangalay na kasi yung paa ko. Bye-bye. So, ito po yung pagkain ko. Luto na siya. Yan. Easy meat and rice. Meat rice. So, kain muna ako. Tapos balik ako mamaya while watching TV. So, ayan guys. So, nagbabalik na po ako guys. Busog na ako guys. So, yun po yung ulam ko. Pagpasensya nyo na rin yung boses ko, yung pagsasalita ko. Kasi Bisaya po ako. Hindi po ako Tagalog. So, nagtatagalog na po ako para hindi na po ako mag-edit ng subtitle dyan sa screen dyan. Dito. Pero hindi na ako maglalagay kasi nakakapagod yun pag-edit pa. So, ngayon sasabihin ko na kung magkano na lang natitira sa sahod ko. So, kukunin din yung cellphone ko. Ayan po yung cellphone ko guys. Basag po. Basag po yung cellphone ko, basag po dito kasi wala po akong pera pang repair. Pero may pambili po ako ng Jordan. I love Jordan. So nagko-collect po ako ng Jordan. So ilalagay natin sa 1,600 euro yung sahod ko. Tapos unang katas dito guys sa bahay. Ngayon guys, nandito ako sa outside Paris. So itong bahay na to is bahay ng amo ko. So, free po ako dito, pero nagre-renta po kami ng girlfriend ko sa Paris. So, andun po siya sa bahay namin sa Paris. Kapag weekend, umuwi ako ng Paris, guys. So, kaya nagre-renta kami doon. Yung bahay namin is 600 euro. So, hati kami. So, yung babayaran ko is 300 euro. Ayan. So, 1-3 na lang matitira. So, yung pamasahe ko, guys, is per month po yung pamasahe ko. Yung tinatawag nilang Navigo. Yan po guys, per month po yan ito. Ito sa likod, ito po yung ticket, ito po yung para siyang ID na itatap mo lang siya sa machine. Tapos pasok, pwede ka nang pasok mga sope. So maganda to guys kasi makakatipid ka kasi kahit basta makakatipid ka kaysa yung ticket ka lang yung isang sakayan lang, yun, mas mahal yun kaysa ganito. So, ito guys, is 75 euro. 75 euro, so minus natin, minus 75. So, ang natitira is 1,225 euro. So, yung pagkain ko guys, is nagbabudget ako, nasa mga 100 to 150 yung pagkain ko guys. Sobrang mahal. Kasi minsan kumakain din ako sa labas. Ganyan. So, guys, ganun talaga. Mahal talaga dito sa Europe. Hindi piso yung gagastusin mo dito, kundi euro. Lagyan na rin 130 per month yung pagkain ko. Minus 130 euro. So, natitira ang pera ko, guys, is 1,095 euro. So, insurance pa dito, guys, sa bangko. Kasi kumuha ako ng insurance, so tsaka yung bayad din sa bangko, siguro lahat 28 euro ata. 28 ba? Oh, mga 28 euro yung
sa insurance ko. Kasali na yung bayad sa bangko, yung mga card. Kasi may bayad din yun, may kartas every month eh. So, i-add ko na lang. So, minus 28. Okay, so, ang natitira sa sahod ko guys is 167 euro. So, 167 euro, i-times natin 55. So, ang natitira ng sahod ko guys is 58,685 pesos na lang yung natitira sa sahod ko guys. Siyempre kukunin pa dito yung luho, padala sa Pinas, so kundi na lang matitira natin. Bibili pa ng Jordan. Ay naku buhay. So nagpapasalamat ako sa Diyos, na kahit pa paano, may sahod akong na ganito na nakasuporta ako sa Pinas, sa pamilya ko doon sa Pinas. Nabibili ko yung gusto ko, damit, ganyan. So, yung natitira, ipon, pero wala pa akong ipon guys, kasi yung ipon, nasa sapatos po yung ipon ko. So, kung mahigin ang pira sa akin, wala akong may bibigay. Sorry, madamot po ako. Kasi wala na po akong mabibigay. Kaya, yun na po yun guys. So, thank you for watching guys. So, dito ko lang tatapusin yung walang kwentang vlog ko guys. Sana suportahan niyo po yung vlog ko. At saka kung may katanungan kayo sa vlog ko, comment lang sa baba kung anong katanungan nyo. At saka, share this video, like, comment, and don't forget to subscribe guys ha. Subscribe nyo naman channel ko. Kasi kapag aabot tayo ng 1,500 subscribers guys, mamimigay ako na pag-giveaway. Yes! Mamimigay ako ng giveaway. Kung napag-isipan ko kasi mahilig ako sa sapatos, so yung sapatos po yung ibibigay ko guys, brand new na sapatos na size nyo. Yeah, thank you for watching. But in next vlog ko guys, so about buhay ko dito sa France, yung iba vlog ko. Sana subaybayan nyo po yung buhay ko dito. So yeah, bye-bye. Peace. Yo, I love you all. Bye-bye.